The International League, Chapter 220. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito'y naitaas nga ng Shoko ang kalamangan dahil sa pinagtibay na koneksyon ng dalawang sophomore Sakuragi at itong si Kaede Rukawa. Kaya naman dito'y the other side of the screen ay tuwang-tuwa nga ang matanda. Ayun! Play ko na naman yun ah! Pinakita na naman ng dalawang batang to ang tinuro ko sa kanya. Sa isang gabi lamang, itong Sakuragi ay natutunan na ang mahusay na pag-screen. Samantalang itong si Rukawa ay pinaghusay naman ang balancing jump shot kahit hindi maayos ang posisyon ng kanyang mga paa. Ang screenan sa bawat isa at pick and roll na hindi inaasahan ay talagang epektibo sa mga kalaban na ngayon pa lamang makita ito. Na tila bang isang pagkain na on bis pa lang nilang matitikman wika ng matanda. Kaya naman dito'y tumagundong nga ang buong gym. Nice one, Shoko! Napahusay ng koneksyon ng number 10 at number 11 Kaede Rukawa at Hanamichi Sakuragi. Ang screen nila sa bawat isa ay talagang kumakabit. Napakahusay! Hindi kayang bantayan ng brumana! Sigawan ng mga tao samantalang. Napabulong nga itong si Coach Kiko. Tama nga ang sinabi sa akin ni Coach Toko. Sa laban ng to ay wala siyang pinapanigan. Sapagkat kahit number 2 kami at number 39 sa kalaban namin, alam niya na isang dilubyo ang aming kakarapin pag nakarap namin ito. At ang napakalaking problema ay itong may pulang buhok at itong number 11 na to. Tama nga siya. Pag nagtipid kami, kawawa kami. Wika nga nitong si Coach Kiko. Samantalang dito'y napahingi na nga lang siya ng isang timeout. At ang unang nagsalita nga ay itong si Minami. Coach, ba't humingi ng timeout? Kahit nasa kanila ang momentum. Sa atin pa rin ito. Chill ka lang. Huwag kang kabahan. Sagot ka ng brumana. Wika nga nitong si Toro Minami. At dito'y tumugon nga itong si Kaisin at nagwikang. Tama si Minami, coach. Chill ka lang. Huwag kang pagpapadala sa momentum nila sapagkat bawing-bawi ang lahat ng yan. Chill lang, huwag kang kabahan. Wika nga nitong si Kaisin. At dito'y sumabat nga itong si Drake Luna. Yan! Yan tayo! Masyado tayo nag-overconfident. Kahit number 39 seed siyang kalaban natin, huwag tayo basta-basta magbibigay ng tiwala sa ating sarili. Si Coach Toko na mismo ang nagsabi na kupunan na to ay sobrang lakas despite ng kahit number 39 seed sila ay kayang-kaya lang magpakita ng ibang klaseng laro. Huwag na kayong ganyan. Huwag na kayong magpakita na overconfident kayo sapagkat yan tayo matatalo. Wika nga nitong si Drake Luna. Aba, chill ka lang. Huwag kang masyadong mag-ingay, Luna. Kaya natin ang kupunan na yan. Ha, magtuwala ka lang sa sarili mo. Kaya natin to. Wika nga nitong si Minami dito'y biglang bumoses ang kanilang coach. Yan! Yan tayo nagiging tagilid. Nag-aaway-aaway kayo sa mismong laban. Chill lang kayo. Oo, aminado. Kinakabahan ako sa upuran na to. Sapagkat sabi na ni Coach Toko na ibang klase ang talento at individual na lakas ng bawat member nito. Ang Shoko ang number 39 seed. Oo. Ngunit kitang-kita nyo ba? Ang laro nila laban sa numero 1 Cantor Dream Team, pinahirapan nila. At tsamba lamang yung naipasok na tres ng pinsan mo kanaha. Tama ba ako? Wika nga nitong si Coach Kiko. At dito'y biglang ang tinignan nitong si Toro Minami ang buong Shoko. Sabi nagwikang, kung yan ang gusto mo, Coach Kiko, sige, hindi kami magtitipid. Drake Luna, pasensya. Sige, kasalanan ko. Inaamin ko. Inaamin kong minamaliit ko sila. Ngunit sige, kung yan ang kagustuhan mo, aming mahal na coach, ibibigay namin ang lahat. Wika nga nitong si Toro Minami. Kaya naman dito'y mabalik na nga tayo sa laro.
at hawak-hawak na nga nitong si Drake Luna ang bola sa binagwikang, "Team, tara na! Puntos tayo dito! Kailangan nating ibigay ang lahat!" Wika nga nitong si Luna nang biglang, "Luna! Kaibigan, ipaasa mo sa akin ang bola! Akong bahala dito!" Wika nga nitong si Toru Minami at dito'y binabangga niya talaga ang depensa nitong Sakuragi nang biglang. Nag-step back nga ito at tumira nga ng isang jump shot sa mukha ni Sakuragi at dito'y pasok nga ang kanyang pinakawalang jump shot at dito'y bigla nga siyang nagwika. "Magsisimula na ako, humanda kayo kung punalang show ko," wika nitong si Toru Minami. Kaya naman, nagwika itong si Mr. Smith. Mukhang nagsiseryoso na itong si Toru Minami. Kanina, puro lamang siya pasa at tila ba walang pakialam sa unang yugto. Ngunit dahil sa boses ng kanilang coach at tila ba nag-aaway-away sila, ay nabuhay na ang isang Toru Minami na talagang halimaw. Wika nga nitong si Mr. Smith samantalang dito'y hawak-hawak na nga nitong si Miyagi ang bola sa binagwikang, "Team, baba na kayo. Huwag tayong papasindak sa kanila. Kalmahan lang natin." Wika nga nitong si Miyagi nang biglang inatake nga niya ang ring. Nang biglang laking gulat nga niya na sumalubong nga sa kanya ang napakahabang si Minami at dito'y, "Hindi ka makakalagpas sa akin, bugwet. Ibibigay namin ang lahat dito. Hindi ka makakapasok sa painted area." Wika nga nitong si Toru Minami. "Ano? Ibang klase ang kanyang aura. Nakakatakot. Tila ba meron siyang kayang patunayan sa amin? Anong gagawin ko dito?" Wika nga nitong si Miyagi na rattle nga. Kaya naman dito'y napapito nga ang referee sapagkat kitang kita. "Brumana High! Traveling violation para kay Ryota Miyagi!" Wika nga ng referee. Kaya naman, "Yan! Yan ang gusto kong makita sa'yo, Toru Minami! Ang binansagang Mr. Basic Move ay makikita nyo na." Wika nga ng kanilang coach. Kaya naman dito'y hawak-hawak na nga nitong si Kanaha ang bola sabay. Tumira nga ng isang bigla ang tres. Ngunit sa kanyang pagtira ay mintis nga ito. Kaya naman dito'y umangat nga itong si Toru Minami at dito'y kuhang-kuha nga niya ang bola. Sabi ng wikang, "Team, reset natin to ah. Sige, kayo muna ang pumuntos dyan sa labas. O itong bola!" Wika nitong si Minami. Ngunit isang palilin lang pala ang lahat ng pasok nga ang kanyang pinakawalang jump shot sa mismong muka ulit nitong Sakuragi. Makakaya kaya nila ang nagwawalang Toru Minami? Ang lahat ng yan ay abangan natin sa susunod na bahagi.